Welcome back, investor! Ngayong 2024, ako ay positive sa ating merkado ay very, very undervalued pa rin. Also, sa tingin ko, ang interest rate ng ating bansa ay bababa pa rin. And sa tingin ko, ito ay makaka-apekto sa pagtaas ng ating ekonomiya ngayon. Kaya naman sa video na to, mayroon akong apat na company ngayon na sa tingin ko ngayon mismo, ngayong araw mismo ay pwede nating bilhin. Itong apat na kumpanyang ito ay pasado sa 3M's na strategy na popularized ni Piltown. Now, sa mga hindi nakakalam kung anong ibig sabihin ng 3M's, ito yung moat, management, and margin safety. Napaka-importante nito para sa mga value investor and long-term investor na malaman natin ang ibig sabihin ng 3M's. Na pag sinabi muna nating moat, dapat ang company ay mayroong barrier of entry sa mga competitors na gustong pasukin ang business model or business economics ng isang company. Pangalawa, dapat maganda ang management, yung mga namamalakad ng company. Very, very important ito kasi ito yung magiging driving force ng isang company to grow over time. Pangatlo, ay dapat mayroon tayong margin of safety sa pagbili ng mga kumpanya dito sa ating merkado. Kasi ito'y protection natin doon sa volatility. So in short, pag sinabi nating margin of safety, dapat bibili lamang tayo kapag naka-discount. Kaya ngayon sa video na to, ibibigay ko yung apat na company na ngayon mismo ay pwede mo nang paglagakan. Pagdating sa investing, kung ang mindset mo ay short term, ang investing strategy na to ay hindi para sa'yo. Pag sinabi nating investing, ito ay kinangangailangan ng 3 years or more than 3 years para makita natin yung value ng mga pinaglagakan natin na investment. Kahit ngayong 2024, ang dami pa rin mga nai-scam na tao. Why? Because nauuna sa kanila yung short-term mentality, yung short-term mindset, nakikita agad sila ng mabilis. Dito sa investing, ang focus natin ay long-term wealth creation at hindi lamang yon, consistent na makakapagbigay sa atin ng income over time. Kung ready ka na, mag-stay ka lamang hanggang sa dulo and ibibigay ko sa iyo ang apat na company. Now, ang unang kumpanya na sa tingin ko ay pasado sa 3M strategy natin ay ang JT Capital Holdings Inc. Ang kumpanyang ito ay isa sa pinakamalaking conglomerate dito sa ating bansa. Ang kanyang market cap ngayon ay nasa 138 billion pesos. Merong revenue na nasa 282 billion at mayroong income na nasa 25 billion pesos. Ang mga pinagkukunan ng revenue ng kumpanyang ito ay nagagaling sa automotive, real estate, financial institutions, and infrastructure. Majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa automotive segment nila. 87.4% nanggagaling dito. Pagdating naman sa income, as of 2023, majority ng kanilang income ay nanggagaling sa banking. 50% na kanilang income ay nanggagaling dito, sundan ng auto segment na nasa 25%, and infrastructure na nasa 12%, property na nasa 8%. Kung i-combine natin ng banking and auto, 75% na kabuuang income ay nanggagaling dito. Sa kanilang banking segment, dito nakapaloob ang Metrobank. Pagdating sa auto segment, dito naman nakapaloob ang Toyota Motors. And pagdating sa infrastructure, dito naman nakapaloob ang Metro Pacific. And sa real estate, nandiyan ang Federal Land. And pagdating sa insurance, meron silang AXA. And dito sa information na to, makikita mo na majority ng kanyang mga pinagkukunan ng revenue ay halos lahat ay umaangat. So dito pa lamang pinapakita na mayroong wide moat na kinikater ang company nito. And also, kung bibigyan kita ng 138 billion pesos, kaya mo bang i-replicate yung ginagawa ng JT Capital Holdings Inc.? Definitely hindi. Kaya it's safe to say na pasado ito sa unang criteria natin sa 3M's. Pangalawa, ang management ng company. Well, ang tenure lang naman ng kanilang CEO ay nasa 12.4 years. Ito ay si Carmelo Maria Bautista. Mayroong ownership sa JT Capital Holdings Inc. na 0.01%.
And ang ownership breakdown ng kumpanya ay mayroong 0.4% na ownership ang mga individual insiders. They are committed also, and hindi lamang yon, over the past 10 years, ang return on invested capital ng kumpanyang ito ay nasa halos 10%. So dito pinapakita sa atin na very, very profitable yung mga pinaglalagakan ng investment ng kumpanyang ito ngayon. Etong company nito ay para sa akin hindi mo pwedeng asahan pagdating sa dividendo na binibigay. Akala yung dividend yield lamang ay nasa 0.5%. Now dahil itong JT Capital ay isang blue chip stock, hindi mo ito maaasahan na sobrang bilis ng pag-angat na kanyang share price. Sa loob ng isang buwan, ang share price ng kumpanya ay umangat ng 14%. Sa loob ng 3 months, umangat ng 18% o halos 19%. Sa loob ng isang taon, umangat ng 24.89%. However, over the past 10 years, ang total returns lamang ng company ay nasa 59.28%, including na dito yung dividend. Kaya ngayon 2024, I think ito na yung panahon na mag-invest sa kumpanyang ito. So ngayon ang tanong, ano ba yung margin of safety natin sa JT Capital Holdings Inc.? On average, mayroong 1,023 pesos per share. Inakaraning current share price ng time na nire-review natin ito ay nasa 655 pesos. Definitely, ang company ay undervalued ng 59.14%. Now, in terms of my historical information and aking assumptions, ang company ay undervalued talaga. Ang aking nakuhang mid assumptions dito ay nasa 1,065 pesos per share. Definitely, ang company ay undervalued. Ang aking margin of safety na sinet dito ay nasa 30% lamang sa company because ito ay isang blue chip stock. Dati, hindi ko masyadong binibili ito kasi nung una nakikita ko yung talagang malaking utang ng company. Now, nang pinag-aralan ko talaga itong company nito, binusisi ko kung bakit ganito kalaki yung pera, bakit ganito kalaki yung pera ng company, bakit ganito kalaki yung utang ng company. Doon ko naintindihan na ganito pala yung ginagawa ng company in order to grow the business. Now, isa naman sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko itong ICT ngayon, unang-una, ang laki ng kanilang presence pagdating sa kanilang port operations. Meron sila sa Asia, sa Europe, Middle East, Africa, South America, and many things. Dito, pinapakita kung gaano kalawak yung kanilang presence pagdating sa port operations. At hindi lamang yun, ang kanilang market cap ngayon ay nasa 489 billion pesos. May revenue na nasa 131, income na nasa 34 billion, and free cash flow na nasa 62 billion pesos. Take note, mas malaki pa yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang net income ngayon. Another reason kung bakit gustong-gusto ko itong ICT ngayon ay ang kanilang management. No? Pagdating sa kanilang management, ang kanilang CEO ay si Enrique Rezon. Mayroong tenure na 36 years sa company at mayroong ownership na 36% sa company ito. Talagang very, very committed ang tahong ito sa company ito to grow the business. Siyempre, GSMI, no, talagang maraming manginginom sa Pilipinas and talagang gustong-gusto ng Pilipino yung product na to, especially yung kanilang Ginebra San Miguel, no, yung gin bulag. Isa ito sa mga pinakamabentang produkto ng company. And ngayon, ang kanilang market cap ay nasa 46.9 billion. Revenue nasa 51. Net income nasa 6. At kanilang free cash flow ay nasa 5 billion pesos. At hindi lamang yun, meron payback time na nasa 6.1 years. So meaning, kung mag-invest ako ngayon sa company nito in terms of kanyang current share price, kaya niyang maibalik ng 6.1 years ang aking investment. At hindi lamang yun, ang kanyang ROI, ROA, and ROIC ay talagang very, very well quality. Dito pa lamang pinapakita na talagang superior ang company nito in terms of their competitors. At hindi lamang yun, in terms of the revenue over the past 18 years, meron silang 9% compound annual growth rate. And yung pinaka-highlights nila ay yung 5 to 7 years na nasa 14% compound annual growth rate. Dito pinapakita na mayroong moat na kinikater ang company nito over the years. At hindi basta-basta mapapasok o mapapenetrate ng mga competitors. And ang kanilang management, kaya bakit gustong-gusto ko rin ito, ay yung kanilang CEO, si Ramon Ang.
kanilang, kanyang tenure ay nasa 23 or 24 years na. And talagang para sa akin, itong tao na to, ay talagang siya yung driving force ng company ito kung bakit talagang continuous na tumataas ang revenue, income, and also yung market presence ng company ito over the years. Now, in terms of margin of safety, in terms of their pinakamahigpit na kalaban, ang kanilang PE ratio ngayon ay nasa 7 times lamang. Now, in comparison sa kanilang forecast growth in the next coming 5 years ay nasa 18.33%. Dito, pinapakita na very, very undervalued pa ang company ito ngayon. Now, DMCI Holdings Inc. is one of the leading conglomerate stocks sa ating bansa. And also, kung bakit gustong-gusto ko itong company nito ay because ang dami niyang mga pinagkukunan ng revenue. Now, para maprotektahan ito, kailangan mayroong moat. Now, sa business, ano ba yung tinatawag natin na moat? Now, dito sa sites na ginawa natin, naandito na yan, no? Para makita ko ang isang company na mayroong moat, tinitignan ko dito yung kanilang ROI, ROA, ROIC, tinignan ko dito over the past years, mataas ba yung kanilang return on invested capital? Now, sa case ng DMC, over the past 5 years, ang kanyang return on equity ay nasa 19%, return on assets ay nasa 11%, return on investment ay nasa 13.93%, return on invested capital ay nasa 16.96%. So dito pinapakita na yung mga pinaglalagakan ng kampanyang ito ay very, very profitable. Now, another reason para masabi ko na mayroong moat ang isang kumpanya ay tinitignan ko ang revenue growth ng kanilang performance. So, over the past 18 years, ang revenue ng DMC ay mayroong compound annual growth rate na nasa 16%. That's a very, very excellent performance. At hindi lamang yun, ang kanilang free cash flow ay mayroong 13% compound annual growth rate over the past 18 years. Now, ito yung indication na talagang mayroong moat na kinikater ang company ito. Hindi basta-basta mapapasok ng mga competitors yung business model ng kumpanyang ito. Now, pagkatapos ng moat, ang susunod ko na titignan ay ang management. Now, one of the biggest reason why I like DMC so much ay because of their CEO. So, ang kanilang CEO ay si Isidro Consunji na merong 28.8 or halos 29 years na tenure na sa company nito. Very, very well experienced ang kanilang CEO. At hindi lamang yun, meron siyang ownership na 1.4%. Pinapakita dito na very, very committed ang kanilang CEO na i-grow ang kanilang business. And sa kanilang ownership breakdown, merong 4.1% na individual ownership ang kanilang mga insiders. Very, very well committed ang mga insiders ng kumpanyang ito. Now, pag hindi naman sa margin of safety, ang ibig lamang sabihin nito, dapat meron tayong buffer sa intrinsic value kasi hindi naman mapipredict natin yung future price ng company ng 100%. So, kailangan meron tayo talagang buffer. So, dito sa aking tracker, talagang automatic na nakocompute iyan para hindi na ako manumanuhin ko siyang makocompute kasi ito yung nagpapatagal talaga sa pagre-review ng company, no? Yung pagmamano-mano mo na paghanap ng mga data, kaya ka matatagalan talaga. Kaya ngayon sa data na to, no, mabilis ko na nahanap, ano ba intrinsic value ng isang company? Like for example, dito sa DMC, ang intrinsic value ngayon on average ng DMC ay nasa 15.30 pesos per share. Now, dito sa data na to, sinasabi na mayroong 46% upside ang company nito in terms of their current price ngayon, nasa 10.48 pesos. Now, hindi lamang yung para makita ko yung margin of safety ng isang company, tinitignan ko rin yung aking assumptions. Kung ito yung historical data ng kumpanya, in terms of my assumptions sa low, mid, and high assumptions, ito yung makikita mong data dito. Ang low assumptions ko in terms of target price or intrinsic value ko ay nasa 11.88 pesos per share. Ang mid ay nasa 17.61 and ang high na intrinsic value ay nasa 18.39 pesos per share. Now dito, pinapakita para sa akin ngayon ay very, very undervalued ang company nito. Now sa pamamagitan ng ganitong analysis, magkakaroon ka ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-iinvest sa ating merkado. Sa pamamagitan ng 3Ms, moat, management, and margin of safety, this is Pesci Warrior guys, nagpapaalala lagi sa inyo, invest wisely and see you on the other side.